Hi guys, this is Benji again and welcome to our new vlog. And pag-usapan natin ngayon dito sa vlog na to, yung causes, ano yung reason or causes ng delay ng isang housing project. So, alam natin na ang isang developer gumagawa ng housing project or condo project sa ating mga clients. But as a real estate broker, dapat alam rin natin bakit nagdi-delay ang isang real estate project ng isang developer. Before I provide this information for this topic, please subscribe to my channel and don't forget to press the bell button para mag-grow naman ang aking channel. And guys, follow me to my social media kagaya ng TikTok, Instagram at marami pang iba. And thank you very much. Tara na, alamin natin yung mga information na ito. Ngayon, as a buyer or a seller like me, as a real estate broker, so dapat alam natin yung mga reasons bakit nagdi-delay ang housing projects, okay? Or condominium project man yan. So, ito yung mga sumusunod na dahilan bakit nagdi-delay isang housing project or any real estate property projects, okay? First, financial crunch. So, sa nakarang taon, nagkaroon tayo ng COVID-19, hindi lang tayo ang naapektuhan sa hanap buhay, pati na rin ang mga developers. So, like Ayala, Brea, DMCI, at maraming pang iba. Dahil kasi, naapektuhan rin sila. So, nagkaroon ng mga delays ang kanilang construction or yung kanilang process ng paggawa ng bahay or subdivision or condo projects. At tinamaan din ang financial side nila. So, nagkakaroon ng financial crunch din ang mga developer. So, if you really want to have a stable developer, kunin niyo yung mga kilala na developers. Yung mga not well-known na developer pa, so kailangan pag-aralin mabuti kung ito ay very financial stable yung developer na bibilan nyo ng bahay at lupa. Number 2 is yung construction schedule or priorities. So, di ba nagkaroon ng COVID pandemic tayo last 2 years ago and tinamaan din yung construction schedule ng isang developer. Remember guys, ang developer ay have construction firms na umaayos sa mga housing project nila. So, may mga construction schedule yung mga yan. Paano i-construct yung kanilang bahay or yung condo, like yung sa bahay naman, mayroon silang tinatawag na landfill. May schedule yan. May schedule na sinusunod. So, yung schedule niya, hindi naman perfect yung schedule nila sa pag-aayos ng isang project o isang step sa paggawa ng bahay. Pinoportion out nila yan through schedule and through time. But hindi yan nasusunod minsan dahil kagaya ng nangyari ngayon, nagkaroon ng COVID. So, na-delay halos lahat ng kanilang project at nagbawasan sila ng tao. So, yan ang one of the reason bakit na-delay ang isang housing project. Yung schedule, yung construction schedule or yung priority. Or minsan, pinapriority mo na yung dapat i-turn over ng na-delay na project. Since 2 years yung pandemic natin, tinamaan talaga yung construction project nila or yung construction schedule nila. So, kailangan nilang i-adjust nila yung construction table nila para matapos yung project na dapat i-priority. Number 3 naman ng cause of delays ng ating project is yung land disputes and title. Ito is one of na karaniwan sa mga problem developer is land disputes. Sometimes, yung binili niyang property, syempre, bumibili sila ng Roland, there are some land disputes na kailangan nilang asikasuin or title disputes. So, you need to do a background check before kayo bumili ng property or a project kung maayos sila, malinis. Okay? Or, you need to do check on HLURB. But hindi na siya HLURB, DHSUD na siya.
So, you need to check kung maganda yung records nila, maganda ba yung kanilang ginawang past project. Kaya, minsan as a real estate broker, check ko muna yung ginagawa nilang past project, yung mga turnover project nila, kung maganda yung kanilang ginawang housing project. At kasi, mahirap rin kasi kung magbebenta ka, hindi mo alam na yung housing project na yun ay maayos o hindi. So, you need to check, research din. And secondly, you need to check on the terrain, kung binabaha ba to. At check mo rin yan. As responsibility as a buyer, you have to check all the necessary information tungkol dun sa bibili mong bahay. Diba? And number 4 is lack of management and skills. Ito yung problema ng mga developer. Minsan kasi lack of management or budgeting on their projects. Kaya minsan nalulugi, minsan delay, or talagang not stop na yung project. Yun yung masakit sa nangyari. Yung one of the causes siya. May mga few developers na nag-i-stop ng project because of lack of management or mismanagement of their funds and their construction schedule. Kaya minsan, doon nagkakaroon ng mga cases, pangangal. So, you need to check talaga yung developer na kukunin nyo or yung past project nila. So, para maging kumpate. Do research, do background check. Be responsible. Number 5, government documents delay. So, guys, before kayo magkaroon ng turnover sa bahay, o bahay lupa, kasi meron tayong video about turnovers ng bahay, may proseso yan, di ba? So, may proseso din ang developer pagdating sa pagkuha ng certificate of occupancy. So, kung halimbawa, tapos na isang project, kailangan nilang magpa-approve ng certificate of occupancy because kailangan makita ng engineering office ng certain municipality. Halimbawa, kung municipality ng Baliches, kailangan nila ng certificate of occupancy na approve ng engineering ng Novaliches. Kasi i-check pa rin nila kung maayos na housing project ba yan, may tubig ba yan, may electricity ba yan, safe ba yan, pasok ba yan sa standards of safety ng paggawa ng bahay. Kasi titira na dyan ay yung mga bumili ng project ng bahay at lupa, yung pangarap niyong bahay at lupa. At idadaan pa rin yan sa standard certification ng gobyerno. So guys, kung nadiday because of that, intindihin niyo. Dahil kasi minsan, marami rin ginagawa yung ating government, especially ngayon dahil sa COVID. So nadidelay yung pag-aproba ng documentation. So sometimes, naayos agad ng developer, sometimes nalilate lang around 6 months to 1 year. So, hinahinay lang, just understand it. Okay? So, yun lang ang aking mapapayo sa inyo kung ganun ang pangyayari. I hope may natutunan kayo dito sa top for today and yun, alam nyo na bakit nadidelay ang isang housing project. So, I hope makatulong ako sa mga concern nyo about this kind of topic. So, before I finish this video guys, please subscribe to my channel, press the bell button para magkaroon kayo ng update sa aking mga videos, vlogs, and any real estate tips and housing tours and condo tours guys. And please subscribe to my channel para mag-grow ito. And thank you very much and see you to the next video guys. Bye guys! Thank you so much for watching. See you again on my next video.